at name ni spokesman. Sabi nila na they'll open everything. But we are ready to open and bring back. Sabi niya, pati yung gold bars. And the only reason really was the sabi nila na that they were protecting the economy. There's an envelope with Belgium on the front of it. The mysteries, what could this be? So this is some sort of treasury certificate. It's for $987 million. Nakikita, meron akong mga dokumento. He started trading on gold. When it about 6,000, 7,000 tons, he entered politics. 7,000 tons? Yes. I have the documents. I have all the documents. If you are telling me, Mrs. Marcos, and that gold, you had 7,000 tons in the basement of your house in something like that. Nakaposisyon na ni Marcos ang gold ng niya doon sa all over the country. Kung in other words, kung pinayagan si Marcos bumalik, ibabalik niya yung gold dito sa country at tutulungan. Pero hindi babalik. Between 1983 and 1986, Mr. Marcos had all the opportunity to bring back that gold. And he did not. He did not because he positioned it, because in the event that he positioned it in 170 banks. Magdaling si Marcos, I'm sorry to say. Thank you.
nationalism ang pagmamahal sa Pilipinas. Yan po ang ating hangarin. Yan po ang ating hangarin. Sa sumunta ninyo, kahit makakapag po natin itong pangalan na ito, ito po ang hangarin sa atin ng ating mga kapatay. Ito ang hinihingi at inaasahan sa atin ng ating mga kapatay. Sa tulad nito, makakapag po natin ang pananda at muna pagtaas sa atin ang Pilipino at asan po ang tatin. Isang bansa, isang tiwa, isang kapat. Yan po ang ating mga kapatay.